Nag-uusap pa ba kayo ng asawa mo? Gaano katagal? Merong parang ano sa tanong na ito. Titigil ka, mag-iisip ka, magto-throwback ka, iisiping maigi kung may mga pagkakataon pa bang may pag-uusap pa kayo at nagtatagal pa ba ito ng ganong katagal. Ang pag-uusap na sinasabi ko dito ay hindi pag-uusap na kapag may problema, kundi ang pag-uusap na pagkukwentuhan ng matagal. Buong kwento ang binabanggit ko dito. Kwentuhang magkaibigan. Kwentuhang ngayon masaya, mamaya ng konti, iba na naman ang topic. Yun bang kaya niyong pag-usapan anything under the sun? Siguro ang sasabihin mo sa akin, dati oo, nagkukwentuhan kami ng matagal hanggang umabot ng madaling araw. Pero ngayon, paminsan-minsan na lang. Mag-aminan tayo. Wala na ba? As in, wala na bang mga pagkakataon? Ano na lang ang pinag-uusapan nyo? Ano na lang ang natatouch nyong mga topic? Regardless po ito ha, kahit magkasama kayo o magkalayo at ang isa ay nagtatrabaho sa malayo, huwag naman sana na mawala na lang ng ganun at ang kahit isa sa inyo, hindi naghanap. Hindi naghanap o hinanap at nasanay na lang ng ganun at tinanggap na lang na bahagi na yon ng araw-araw. Ang iba pa, kung hindi mag-aaway, hindi mag-uusap ng ganung kahaba. Yun ang malungkot. Kaya pa yan? Kaya pa yung isalba? Kaya pa yung i-repair? Mag-umpisa ulit ng mga topic na dating nag-i-enjoy kayong pag-usapan. Marami yan. Alam kong ang iba dyan, nakatatak na yan sa isip at puso. Magsimula ulit, makipagkwentuhan sa kanya. Kung sa start ayaw pang sumagot o mag-share, hayaan mo lang makinig siya. Hanggang sa dumating na naman ang panahon na masanay kayong dalawa na nag-uusap ulit. Kung nagbago na ang kanyang hilig na mga bagay at gawin, pag-aralan at magtanong sa bagong hilig niya hanggang sa siya na ang kusang hahanap ng mga moments na ulit na yan. Again, simulan ulit at ipakitang interesado ka ulit sa kanyang araw. Ang mga naputol noon, dugtungan ngayon. Huwag susuko dahil importante sa mag-asawa ang pag-uusap ng tulad niyan. Sabi nga sa Ephesians 5:28, gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kani-kanyang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili.